Yon, what's up mga kaibigan? Tayo ngayon nagbabalik ano, upang magbigay na naman ng panibagong kaalaman sa ating mga mabubuting mag-aaral. Ano? Gamit ang ating whiteboard marker, ang ating whiteboard itself, at syempre yung ating eraser. Ano? So ayun, bago tayo magsimula, bago natin ilahad ang ating lesson ngayong araw, no? Kung maaari lamang mga kaibigan, ano? Kung maaari lamang, mag-subscribe na kayo sa ating channel, ano? At ganun din naman, click nyo na yung ating notification bell para naman updated kayo sa mga lessons na ating i-release sa mga susunod na araw, ano? And also, syempre, para masayang lahat, comment, like, and share our videos para naman makatulong tayo sa iba. Alright? So, ayun. Good luck, guys! Okay, so, yun na nga mga kaibigan, no? At ating ang tatalakayin ngayong araw is the sum and product of the roots of quadratic equation. So, excuse me. Hahanapin natin yung sum at product ng values ng x kapag nakuha na natin from the quadratic equations. Di ba? Kasi, alimbawa, in a given quadratic equation, nakuha natin ay, or the roots are 2 and 3, ano? So, the product of 2 and 3 is 6, and the sum is 5. Pero, nakuha natin yon after natin isolve yung quadratic equation. Ibig sabihin, nag-solve muna tayo gamit yung different methods of solving quadratic equations after natin makuha yung sum and then product nung dalawang roots. Pero, in this lesson, ano, in today's lesson, we can solve for the sum and product of the roots without using quadratic formula, completing the square, or by factoring, ano. By just looking on the values of A, B, and C. Diba? Napag-aralan natin sa uli nating lesson that the value of A is the coefficient of the leading term. Then, value ng B ay yung second term. And then, value ng C ay yung constant natin. In standard form of quadratic equation, mga kaibigan. Okay? So, ito na. Bigyan na natin yung formula to be able to solve for the sum and the product of the roots of quadratic equation. So, dun tayo, unahin natin yung sum, ano? So, yung sum, to be able to solve for the sum of the roots of quadratic equation, the formula is negative b over a. Simple lang. Wow. Negative b over a. So, kapag nakuha mo na yung b at a dun sa quadratic equation, you can find the sum by easily dividing negative b tsaka a. Yung product naman, sulat ko lang ano, product is c over a. Yan. So, kapag nakuha muna yung c and then a, divide the two and that is the product of the roots of a quadratic equation. Now, ngayon, pakita natin kung paano ba nakuha yung negative b over a tsaka yung c over a. Okay, unahin natin yung sum. Yung sum, ano? Yung sum natin, ang sabi nga ulit ay negative b over a. Ngayon, alam natin na yung roots ng ating quadratic equation ay denoted by x sub 1 and x sub 2. Okay? So, ngayon, ang ating notation, gamitin ko na lang yung x sub 1 tsaka x sub 2. Ito yung sum. Alright? Yung sum nung dalawang roots. Again, yung roots natin ay x sub 1 tsaka x sub 2. Pag sinabi nating sum, pinag-a-add natin. So, yung sum nung roots nung quadratic equation ay ito. Ano ba yung unang root natin? Using the quadratic formula, alam natin na negative b, di ba plus minus to? Yung isa ay plus, yung isa ay minus. Okay, so, yung unang root ay plus, the square root of b squared minus 4ac all over 2a.
sum ano, sum, so plus. Yung isang root naman is negative b minus naman. Plus, ay mine, plus square root of b squared minus 4ac. Yan. All over 2a. So let us add, no? Let us add the 2. Since magkamukha naman yung kanilang denominator, you'll just add the numerator nila. Right? So, okay, let's go. Negative b plus negative b. Combine like terms lang, mga kaibigan, ano? Negative b plus negative b, that is negative 2b. Right? Plus, to, no, plus to, plus the square root of b squared minus 4ac minus the square root of b squared minus 4ac. So, cancel na yan, ano? Parang nag 1 minus 1 lang tayo doon. Since ito ay plus, ito ay minus, tas magkamukha sila, 0 na yan. Right? So, ang natira na lang ay negative 2b all over 2a. So, yun yung ating denominator. Kukopyin lang yan kasi magkamukha sila. We have a common factor of 2 in numerator and denominator. So, cancel lang yan. So, meaning the sum is negative b over a, which is yung ating formula, no? So, that is how we derive the sum of the roots of quadratic equation. Okay, so dun tayo sa product. Product. Ay, ba dinilit ko pa? Dun pala, inano ko na lang. Inedit ko na lang, ano? So, product. Product is C over A. So, again, X sub 1 and X sub 2 yun. So, product, multiplication, ano? X sub 1 multiplied by X sub 2 equals, so again, negative B plus the square root of B squared minus 4AC all over 2A. Multiplication, ano? So, multiply by negative B minus the square root of B squared minus 4AC all over 2A. So, let us just multiply. Multiply lang natin. So, ito ay magkamukha, no? Magkamukha silang expression ng pinakaiba lang nila yung operation. Ito ay isang plus, ito ay isang minus. So, to solve for the product, ano, gagamitin natin yung special product natin na a plus b multiplied by a minus b is equal to a squared minus b squared. Okay? So, negative b multiplied by negative b, that is positive b squared. So, di ba, negative multiplied by negative is positive, then b multiplied by b is b squared. Then, isang plus, isang minus, so magiging minus ito. Multiply mo itong dalawa na yan, makakancel lang yung kanyang radical, ano? Yung radical sign niya. Makakancel lang yan. So, ang mangyayari is b squared minus 4ac. Yan. So, again, nung minultiply natin yung numerator using the special product, ito nangyari. Right? All over 2a multiplied by 2a, that is 4a squared. Okay, let us simplify the numerator. Distribute muna natin yung negative or yung subtraction na yun, ano? So, b squared, negative, negative, that is positive, 4ac, all over 4a squared. As we can see, b squared minus b squared is 0. So, cancel na yun. So, anong natira? 4ac all over 4a squared. So, we have a common factor of 4. So, cancel na yun. Then, we have isang a sa numerator at dalawang a sa denominator. Ano? So, cancel na yung isa. Ang natira is c over a, which is eto. Tama, no? Yung ating formula. So, that is how we derived formula in solving for the product of the roots of quadratic equation. Okay, so let us have an example to illustrate, ano, to fully illustrate the two formula. So, example number one, find the sum and the product of the roots of 2x squared plus 8x minus 10 equals 0.
So again, the instruction is to find the sum and the product of the roots of 2x squared plus 8x minus 10 equals 0. Ngayon, kung hindi pa natin alam yung formula no, na gagamitin natin, ang gagawin mo dyan syempre ay kukunin mo muna yung or gagamit ka ng quadratic formula or solving quadratic equations by factoring o kaya completing the square. Pero syempre, mas gagamitin mo yung quadratic formula. Pero, since meron tayong formula, madali na natin makukuha yung sum and product ng roots, no? So, to start with, kunin muna natin yung values ng A, B, and C. So, yung A natin ay 2, yung B natin ay 8, at yung C natin ay negative 10. Okay? So, kunin natin yung roots by using the quadratic formula. Etong step na to ay kung hindi mo pa alam yung formula na meron tayo ngayon. Okay, so kunin muna natin ano in older way. So to solve no, x equals negative b plus minus the square root of b squared minus 4ac. Ito ay using the quadratic formula mga kaibigan. Equals, so negative b is negative 8 plus minus the square root of 8 squared that is 64 minus 4 multiplied by a, 2, and then c, negative 10. All over 2 multiplied by 2. Okay. Simplify. So, negative 8 plus minus 64 minus, anong value na to? 4 multiplied by 2, that is 8, ano? Then multiply by negative 10. So that is negative, ilan? 80. Eh, negative yun. So magiging positive 80. Naman ano? So again, negative 4 multiply by 2, that is negative 8. Multiply by negative 10, that is positive 80. Plus 64, that is 144. So square root of 144 all over 4. Simplify again. So, negative 8 plus minus square root of 144 is 12 all over 4. So, paghihiwalay natin by using x sub 1 and x sub 2. Kasi dalawa sila, di ba? Isang plus, isang minus. So, x sub 1 ay negative 8 plus 12 over 4. Then, yung x sub 2 natin is negative 8 minus 12 over 4. Right? So, x sub 1 now is equal to negative 8 plus 4 is positive 4 divided by 4, that is 1. Tama? Then, negative 8 minus, so x sub 2 ito, negative 8 minus 12, that is negative 20, divided by 4, that is negative 5. Okay? So, meron tayong x sub 1 and x sub 2. Kunin natin yung sum. Ano ngayon yung sum ng dalawa na yan? So, 1 plus negative 5. Yung sum natin ay negative 4. Na, yung product natin, product, ay 1 multiplied by negative 5, which is negative 5. So, by using the quadratic formula, na, nakuha natin yung roots, x sub 1 and x sub 2, and then nakuha natin yung sum. And then yung product is negative 4 and negative 5 respectively. Medyo mahaba mga kaibigan, ano? Ngayon, using our formula, burayin ko na ito, ano? So, tandaan ninyo, negative 4, negative 5. Using our formula, ano, na binigay natin sa simula ng video natin ngayong araw or lesson natin ngayong araw, yung sum, simple lang. Ito na agad, oh, sum is negative b over a. Ano yung b natin? Negative 8, ano? Divided by 2. So, yung sum natin ay negative 4. Which is, tama, ano? Kamukha anong nakuha natin dun sa unang solution, which is napakahaba.
yung product. So again, using our formula C over A, ano yung C natin? Negative 10, sorry. Negative 10 all over yung A natin is 2. So yung product natin, by dividing the 2, negative 10 divided by 2, that is negative 5. Which is kamuka nung product dun sa una nating solution, which is again ay mahaba. Ano? So, using our formula na negative b over a at c over a, nasolve natin agad yung sum tsaka yung product. Ganun lang mga kaibigan. Ano? So, in your own mga kaibigan, try to solve some equations using this formula. No? Kasi madali lang naman yung lesson ngayong araw. Kasi meron naman tayong formula eh. Ito yung sa sum, ito yung sa product. So, makukuha nyo na agad yung sum at product ng roots ng quadratic equation without using the different methods in solving the roots na. Hindi mo na kailangan pang kunin muna yung roots bago mo makuha yung sum and product. Alright? So, yun lang mga kaibigan for today. And hopefully, ay meron kayong natutunan na ng mga kaibigan. And keep it up, no? So, good luck sa inyong online classes. Kung meron kayong mga katanungan, feel free to message me, no, dun sa ating Facebook page. Ayan, no, sa ating Easy Math Facebook page. At yun lang mga kaibigan. At salamat sa muli natin pagkikita.